Dito, sama pa rin po natin si Red Anderson sa paghahanap po sa kanyang ama. Sa bawat pagrampa mo, Red, habang nagmo-model ka, sa paglabas mo sa commercials, o pagsama sa pagsampa mo sa entablado sa teatro bilang isang aktor, umaasa ka ba, Ms. Kipano, na medyo kasi may pagka-public itong mga pinasok mo, di ba, na trabaho? I know it came by chance, yung modeling at saka yung exposure to the public, pero Ms. Kipano, nagho-hope ka ba na baka sakaling matisod ka sa tatay mo, makanood siya, makita ka niya? Siyempre po. Kasi umaasa pa rin ako makita siya eh. So lahat ng ginagawa ko, pinagbubutihan ko. Para makita man nila kahit saan, maramdaman nila, may lukso ng dugo, or mamukaan nila ako. At least masabi ko na di pa nila ako nakikilala, proud na sila sa akin. Lagi ko silang iniisip. Kasi sabi mo nga, your nose is your mom's. Yeah. So the rest of your face is your father's. Cheekbone. O, di ba, no? Para, kasi like, ano, I have my mom's exact face except for her eyes. My eyes are very Pablo Cuneta. But my mom, I have her, everything on her face. So parang si Casey, kahit kamukha ng papa niya, alam mo agad sino nanay at this age, di ba? Lalo naman si Miel. Yung bang malayo pa lang, anak ni Sharon, no? Ganon. Siguro, ganon ang mararamdaman niya or kamag-anak niya pag nakita ka. So, okay na sana ang karir mo sa Manila, pero dumaan ka sa isang napakalaking pagsubok daw na unti-unti nawala yung mga projects mo. So, nag-decision ka ngayon na lumipat sa Singapore. Did you have an offer to go to Singapore? Wala po. Nagpunta ka lang? Nagpunta ako kasi may konti akong ipon. Mm-hmm. Inisip ko po kasi pag puro modeling na lang ang gagawin ko, hindi po pang habang buhay eh. Oo. Inisip ko po kasi na mag-aral ako doon kasi maganda siya sa biodata pag nag-apply na ako ng trabaho. Mm-hmm. So para pag may enough na po akong talino, may kakayanan ako pumunta sa Amerika or kung saan mang lupalop yung tatay ko. Baka kasi ako ang kailangan pumunta. Okay. So, ang kursong tinapos mo sa Singapore ay? Hotel management. Napasok mo na rin ang modeling industry sa Singapore, di ba? After you went to school. Hindi ka rin nakaalis agad, di ba? Kasi ang nakakatuwa po, si Red became very successful in Singapore. Anderson pa rin ang ginagamit mong screen name. Opo. Actually, yun naman real apelido mo eh, di ba? Hindi lang naayos, di ba? Yun yung sa daddy ko. Sa daddy mo yun eh, oo. Just how important is it? Your whole career seems to have been dedicated to finding him or being found by him. Do you feel incomplete because you know who your mother was pero hindi mo nakilala ang father mo? Opo. Are you ready in case makilala mo kamag-anak man lang ninyo, let's say brother niya or cousin niya, kahit malayong kamag-anak, let's say, in case nag-pass away na rin ang papa mo, are you ready? Handa naman po ako. Okay, now we're seen all over the world. You remember, pinanganak ka sa Olonga po ba? Olonga po. Okay, your mother's name was? Susan Villarante. Susan? Villarante. Okay, Villarante. Okay. So, Olonga po City here in the Philippines, his mother's name was Susan Villarante. She has since passed away. We kind of have a feeling that his father was American or is American. And he uses Anderson, and his father's name is Jim Anderson. That's the name that his mother told him that his father's name was or is. And if this show can help Red in any way to be found by his family, if he looks at all familiar to you or he reminds you of somebody, you probably know somebody from his family, we're easy to get in touch with. We're TV5 in the Philippines, so you can just Google us and send us an email. We'll forward it to Red. Red, what is your message for your father or anybody that can be your father's family or friend who might be watching us now? What message would you like to give them? For my dad, I know we didn't have a chance to see each other, but
I'm Red Anderson. I'm using your last name, but my real name is Alexander Villarante. I hope one day you can call me and we can see each other. And so I have a family. I have you because mom is already in the heaven. And we've been talking about you, sir, if you're watching or if this message gets to you. We've been talking about you for the past several minutes. Maybe, Red, maybe you can give us pictures of your mother and pictures of you when you were small. Don't you have it? Wala at all. Yeah. Not one picture of your mom. Oh, my God. Wala ka bang kilala kahit ka mag-anak ng mami mo na militrato niya? Wala. So kasi sana makakatulong yun, eh, no? In case your father's watching, he might recognize. So unfortunately, he has no tangible memories of his whole life. But he's a celebrated model in Singapore. You'd be proud to know that. He's a good boy, no vices, went to school, finished college, and is very optimistic. So... I'm still hoping that one day magkikita kami. That's why nag-aaral ako to get my diploma, magkaroon ng trabaho, maayos na trabaho, and to be able to see him in America or and I'm always praying. Red, saludo ako na hindi naging hadlang ang pagiging ulila mo sa ina, ang pagkawala ng connection mo sa iyong ama ng napakabata mo pa, at walang naging hadlang sa'yo para maging successful ka. At higit sa lahat, matino ang buhay mo. Kasi ang dali maging successful at kalat, di ba? At pariwara. Kaya I feel in my heart you deserve to feel complete once and for all, to meet your father, whether or not tanggapin ka niya, hindi na importante yon. Alam mo, ang Diyos hindi natutulog. Alam mo yung utos sa Ten Commandments, yung isa doon, honor thy father and thy mother. Hindi ho kaya mas 10 times mas mahirap gawin yon katulad ng ginagawa ni Red, kesa sa atin na kilala natin ang mga magulang natin. Kaya, ang mabuting anak, hindi pwedeng hindi rewardan. Okay? Sa paghahanap mo sa kanya kahit naiwang kanila. So, pagdarasal ka namin, Red. Salamat po. Mas marami pang blessings yan. Sana po. Okay? Kahit tonight lang nga, mga kapatid, let's pray for him, Red Anderson. Ayan po. To find his father. Okay, susunod po, mga kapatid. Thank you, Red, so Salamat much. Po. God bless you. Isang dating TV idol na hindi kailanman nakasundo ang ama, kilalanin naman natin siya sa pagbabalik ng Kasama Mo Kapatid. Ito naman yung makasama. Kahit po nung nasa kulungan na siya, napatawad na po namin siya. You finished school? Siguro eh, yun lang yung magandang bagay na, yun ang number one na magandang bagay na naging resulta ng pag-abandon ng tatay ko sa akin. Sabi mo, bukas lulubod ang mga talas.